Magandang araw mga bata! Ang ating aralin sa araw na ito sa araling panlipunan ay ang mga gawain at tungkulin ng mga bumubuo ng komunidad. Ang bawat kasaping ng komunidad ay dapat magtulungan upang maging maayos at maunlad ang buhay ng lahat ng nakatira dito. Upang maisagawa ito, mahalaga na alam ng bawat kasapi ang mga gawain at tungkulin upang maging maayos ang pag-uugnayan ng mga tao sa komunidad. Ngayon naman, alamin natin ang mga gawain at tungkulin ng mga bumubuo sa komunidad. Una ay ang nasa larawan. Ito ay larawan ng isang pamilya sa loob ng tahanan. Sa tahanan, nagtutulungan ang bawat kasapi ng pamilya. Sila ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay. At masaya silang nagsasalo-salo sa pagkainan at naglilibang. Tungkulin ng pamilya ang pagtataguyod ng mga miyembro nito. Tulad ng dapat sila ay mayroong sapat na kasuotan, wastong pagkain, at tirahan. Bukod sa pagbibigay at pagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya, ang pamilya din ang unang humuhubog sa mabuting pag-uugali ng mga mag-anak. Dito unang natututo ang isang tao ng mga magagandang asal na ginagamit sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang pamilya din ang isa sa mga nangangalaga at nagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Sunod naman ay itong nasa larawan. Mayroon tayong makikitang guro at estudyante. Sila ay nasa loob ng paaralan. Sa paaralan, nagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat. Nagtuturo ng wastong pag-uugali at mga gawain. Ang pagdaraos ng mga school play, mga gawain ng clubs, at pagtatapos ay ilan lamang sa gawain ng paaralan. Ang mga guro at ang mga namumuno sa paaralan ang nagtutulungan upang magawa ang mga tungkuling ito. Sunod naman ay ang simbahan o puok dalanginan. Ito ang lugar kung saan nananalangin at nalilinang ang paniniwala ng mga tao sa Diyos. Idinaraos ng mga simbahan ang mga gawain panrelihiyon tulad ng mga prosesyon, Bible study, at pangunguna sa mga pagdiriwang tulad ng mga mahal na araw at Ramadan. Pangunahing tungkulin ng mga simbahan at ng mga namumuno dito ang pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagtuturo ng tamang asal sa mga nagpupunta rito. Sunod naman ay ang nasa larawan. Ating tatalakayin ang tungkulin ng ospital o health center. Dito ay tinataguyod ang serbisyong pangkalusugan ng mga mamamayan. Dito pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta o magpagamot ng kanilang karamdaman. Sino ang gumagamot o tumutulong sa mga tao? Ang tumutulong sa mga tao o ang mga nanggagamot sa mga tao ay ang mga nurse at doktor. Dito rin tayo nakakakuha ng mga gamot at mga bakuna para labanan ng sakit. Pinapangunahan ng mga ospital ang ilang programang pangkalusugan tulad ng libreng pagpapagamot, pagbabakuna sa mga sanggol at bata, at pagpapalaganap ng tamang impormasyon sa mga sakit. Sunod naman ay ang pamahalaan. Ano ang ginagawa ng mga pinuno ng pamahalaan sa ating komunidad? Sa pamumuno ng punong barangay at mga kagawad, ang pamahalaan ang gumagawa at nagpapatupad ng mga alituntunin at batas para sa ikauhusay at ikauunlad ng mga komunidad sa ating pamayanan. Sila ang namamahala sa kaayusan, katahimikan at kapayapaan ng isang komunidad. Ilan sa gawain na ipinapatupad ng pamahalaan ay ang eleksyon, pagpapatigil ng gawaing kriminal, at pagbibigay ng kabuhayan o trabaho sa mga mamamayan. Sinisiguro nila na tahimik,
ligtas at maayos ang buhay ng mga naninirahan sa komunidad. Sunod naman ay ang puok libangan. Ito ang pinagdarausan ng mga pagtitipon, pagdiriwang, at programa ng komunidad. Dito nagpupunta ang mga kasapi ng komunidad upang mamasyal at magpahinga. Ito din ang pinaglalaroan ng mga bata kasama ang kanilang pamilya at mga kaibigan. At ang huli naman ay ang pamilihan. Ito ang pinagkukunan ng pangunahing pangangailangan ng mga tao, tulad ng pagkain, damit, at iba pang kailangan para sa maayos na pumumuhay sa komunidad. Tungkulin ng mga pamilihang bayan na magtinda ng mga pangunahing pangangailangan sa presyong kaya ng tao. Ito ang mga gawain at tungkulin ng mga bumubuo sa komunidad. Ngayon naman, ano kaya ang mangyayari kung hindi tutuparin ng mga kasapi ng komunidad ang kanilang mga tungkulin? Halimbawa, walang doktor or nurse sa ospital na nanggagamot sa mga tao. Ang pamahalaan ay hindi nagpapatupad ng mga batas. O kaya ay mahal at kulang-kulang ang tinda sa pamilihan. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari? Tama, magkakagulo at walang kaayusan ang lahat sa komunidad. Kaya mahalagang gampanan ng bawat isa ang kanilang mga tungkulin. Sa ganitong paraan, ay magiging maayos ang pamumuhay sa komunidad dahil natatanggap ng mga tao ang kanilang mga pangangailangan. Ito lamang ang ating analin sa araw na ito. Sana ay mayroong kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Hanggang sa muli!